Good day and God bless everyone. Our videos for today ay magluluto po tayo ng pakbet na may pork. And before that, please like and subscribe to my channel para updated po kayo sa ating mga latest videos. Thank you so much. And our first step guys ay hiniwa ko lang yung baboy na pa-square, yung liempo. And then minarinate ko lang yan, lagyan ng toyo, tapos paminta, and then oyster sauce. Tsaka i-mix lang natin yan guys para ma-absorb yung ating plan na nilagay. And ayan guys, yan na yung mga kailangan natin. Bumili lang ako isang balot na yung pangpakbet talaga. Tapos yung baboy na minarinate natin. Kailangan din natin ng asin, oyster sauce, toyo, sibuyas, kamatis, bawang at saka ang ating bell pepper. And then ang ating paminta and then ang ating oil. Ayan, magpapainit lang tayo ng ating kawali. Pag mainit na yan guys, ay ilalagay na natin yung ating oil. Yung tama lang kasi may medyo may taba din yung ating pork. And then, syempre, susunod na natin yung ating sibuyas. Ayan, ano lang natin yan. Medium heat lang yan guys, hindi masyadong malakas ang ating apoy para hindi naman masunog agad yung ating sibuyas. Hintayin lang natin mag-translucent yan at ilalagay na rin natin yung ating bawang. Ang bango-bango guys. And then next, ilalagay na rin natin yung ating soy sauce. Lagyan muna natin ng konting soy sauce para mag-spread lang yung bango guys. Napakapangaw talaga. And next, ang ating kamatis. Yan, hintayin na natin medyo maglambot yung ating kamatis. Haluin lang natin ang haluin, guys. And then, sunod na rin natin yung ating pork, yung ating minarinate na pork. And then, hintayin lang natin mag-ano yan, guys, maglambot yung ating pork. Kasi timplado na naman na yan, hindi na natin timplahan yan. Takpan lang natin at hintayin natin maglambot. At ayan guys, medyo okay na yan. Medyo malambot na yung ating pork. And then, ayan, isusunod na natin ilagay yung ating mga gulay. Isang balot lang yan guys, yung mga hiwa-hiwa na nabibili natin. Kasi ganun din naman, maghiwa rin naman tayo. So yan na ang binili ko, yung mga hiwa na. Then ayan, titimplahan na natin ulit. Siyempre, lagyan natin ng soy sauce. And then, ang ating oyster sauce. Yan talaga, mahilig ako dyan guys. Yan talaga ang ginagamit ko pag nagluluto ako. Kasi ayoko ng sobrang sobrang dinamnam naman yan kasi medyo manamis-tamis na ano, yung masarap talaga. And then lalagyan natin ng asin, mga ano lang yan guys, 2 teaspoons of asin kasi may toyo yan ayaw naman natin yung nasobrahan na rin sa alat. And then ang ating paminta. And then, ayan guys, medyo mahirap siya haluin kasi yung pinaglutuan ko ay medyo maliit lang pala yung kawali. So, ang gagawin ko ay itakpan muna siya. At ayan, okay na yan. Medyo nagbaba na yung ating ano, pwede na siyang haluin. Kailang padahan-dahan lang guys kasi yung pinaglutuan ko pala ay super liit na kawali. Ayan guys, hinalo ko lang yan ng padahan-dahan at takpan ko lang saglit.
para yung kalabasa kasi hindi pa masyadong luto. Ayan guys, medyo okay na yan. Hinalo-halo ko lang para yung ang ating sabaw tsaka yung timpla ay ma-absorb talaga sa ating gulay. And ayan, ayan, pagkaluto na ay ilalagay ko na yung ating bell pepper. Panghuli yan guys. Kasi ayoko nang lata na yung malata na yung ating bell pepper. Favorite ko kasi yan guys. Kaya yan lang ang pinapapako yan. Medyo crunchy pang konti. And ayan, luto na yan guys. Okay na yan. Ang gawin natin, mag-plating lang muna tayo. Sarap niyan guys kasi yung gulay hindi rin siya half cook, hindi rin siya overcook. Yung tama lang na pagkaluto. Kasi ayaw din nila ng half cook. Ako naman okay lang pero yung mga kasama ko sa bahay ayaw ng half cook kaya ayan niluto ko talaga yung gulay. And mag-thank you lang ako sa ating mga subscribers at ating mga viewers. Sana di po kayo magsawang manood sa aking mga videos. Thank you so much. And then, ayan na yung ating finished product. Napakasarap niyan guys. Luto na po kayo niyan.